So makikita nyo yung animal pointer natin. Same sila ng tinuturo ng arrow pointer natin sa taas. Yan. Pointer din yan, arrow. So bago tayo magpatuloy dun, ay papakita ko muna sa inyo dito yung X. Mayroon ditong X mark. Merong number dyan. Yan. Etong part na to, pinasabog yan. Kung mapapansin nyo, bar down siya. Yan yung entrance. Good day mga ka-TH. This is TH Treasure Hunting. Welcome sa another episode ng Treasure Hunting Exploration. Andito tayo ngayon sa waterfalls kung saan ipapakita ko sa inyo ngayon yung bago naming i-operate na project site. Yan. Okay mga ka-TH, didiscuss ko sa inyo yung bakit naging positive treasure site ito. So, ayun sa kinakatayuan ni North Treasure Hunter. So, makikita niyo yung BBM natin. Then mamaya, i-discuss ko sa inyo pagdating natin doon yung kanyang mga sign na naka-indicate dyan. So, mula dito mga ka-TH, matatanaw doon sa taas. Matatanaw sa taas yung arrow pointer. So, yung arrow pointer na yun, makapaganyan siya, oh. May tinuturo yan. So, doon yung banda. So, pupuntahan na din natin yan. Okay? So, ayan. Napakaganda dito sa waterfall sa to. So, akit tayo dito sa bold marker natin. Ito si North. Ayan, nakatayo siya. So, akitin natin mga ka-TH. Okay. So, andito tayo sa taas na ng bold marker natin. So, sa likod natin, mapapansin nyo. Ayan, oh. Ayan. Isa yung animal pointer. So, makikita nyo yung animal pointer natin. Same sila ng tinuturo ng arrow pointer natin sa taas. Okay. So, isa lang yung tinuturo nila. Ayun mga ka-TH sa taas na yun, oh. So pasensya na kung sa mga hindi pa ganong expert sa mga treasure hunt, hindi nyo ganong mapapansin agad dyan. Pero sa mga expert na sa mga treasure hunting, makikita nyo yung arrowing na yan. Okay? Iisa sila na tinuturo na itong animal head pointer natin na bench marker. Okay? So mula dito sa top ng isang big boulder marker natin. Hindi kasi ganong kita dito eh. Pero sana mapansin nyo mga ka-TH natin dyan. Okay? Ipo-front ko yung camera para makita nyo. So mula dito yan, oh, sa kinakatayuan namin ni North Treasure Hunter. Okay? So ibababa ko yung lente. Ituturo ko sa baba mula sa kinakatayuan ko. Makikita nyo dito, ewan ko lang kung mapapansin sa camera. So yan na mga ka-TH. Merong number dyan. Yan. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo mga ka-TH. Basta may number yan. Na nakaukit sa bato na yan. Okay? So ibabalik ko yung camera. So yan. So yung number na yun naka-indicate yan. So merong numerical pointer yan kung saan nakabaon yung mga deposit. So yung lugar na to, multiple deposit yan. Ayan. Hindi lang isang deposit dito. Okay? So alright. So ito, mula naman ulit dito sa kinakatayan ko. Sa kanyang gilid, ito yung tinatawag na bukawian na kawayan. So yung bukawian na yan, isa sa mga landmark yan ng mga Japanese Imperial Army kung saan nila nagbabaon ng mga deposit. So yan,
maraming mga plants na indikasyon na palatandaan na merong deposit sa isang lugar. Okay? So, yan. Bukaw yan. So, dito, meron na nag-operate dito dati na treasure hunter din. Papakita ko sa inyo, mga ka-TH. So, yan. Ito yung in-operate nila. May nag-operate na dati dito. Ayan, oh. Ito yung naging basihan nila kung bakit nila in-operate. Ito. Nakita nyo yung sign. Yan. Pointer din yan. Arrow. Ayan o. Dito sila nag-operate sa tinuturo nito. Pero malaki ang posibilidad na nakahit sila din. Nakahit sila. Pero giveaway lang yung nakuha nila dahil mababaw. Mababaw lang yung hukay. Tama-tama lang sa level ng tubig dito sa waterfalls. So yan, yung naabot na nila yung level ng tubig dito, malamang nakuha na nila yung deposit dyan. Okay? So pupunta naman tayo dito sa entrance ng tunnel cave. Ito na, mga ka-TH. Ito yung entrance ng tunnel cave. Okay? So yung likod nyan, sarado. Pag umikot kasi tayo pa ganito doon, makikita natin na sarado yan. Pinasabog kasi yan. Ito hindi kasi nadamay. Pero yung kaloob-looban na ito, nadamay. So yung structural nya, tama-tama para maging tunnel cave. So yan, oh. Ito yung waterfalls. Yan. So, isang rock formation na napakalaki. So, akala nyo, normal lang na hindi alam ang treasure hunting, mapapansin lang yung malaking bato lang na yan na dinadaluyan ng tubig. Pero sa likod pala nyan, merong chamber. At dito ang entrance nyan. Yan. Yan ang entrance niyan. Okay? So, dati, galing na rin kasi kami dito. Actually, mga ka-treasure hunter natin dyan, matagal ko lang alam to. Kasi, nung bata pa ako, sinama na ako dito ng aking grandfather. So, ngayon, binalikan ko lang dahil gusto kong i-operate. Okay? So, ito yung next target namin, mga ka-TH. So, pupunta tayo sa likod nitong itong entrance. Okay? O, lapitan pa natin, mga ka-TH. Okay? O, yan. Yan yung entrance. Yan yung entrance. So, ipupront ko yung camera dun para makita ninyo yung kaloob-looban niya. So, yan. Ito yung entrance. Okay, so ipapasok ko bahagya yung camera. Yan. Iikot tayo sa likod para makita natin. Okay? Okay, mga ka-TH, pupuntahan na natin, no? So, teka lang, ha? Bago tayo umikot doon sa may entrance ng tunnel cave. So, bago tayo magpatuloy doon, ay papakita ko muna sa inyo dito yung X. Mayroon ditong X mark. Yan. Okay, X-Mart. Sa mga hindi pa nakakalam ng X-Mart, kung anong meaning yan, meron akong video nyan. Okay? Na X-Mart Interpretation. O kaya Yamashita X-Mart Interpretation para malaman nyo kung anong meaning ng X-Mart. Okay? So, proceed tayo dun sa likod ng entrance ng tunnel cave. Let's go, mga ka-TH. Yan, dito tayo dumaan kasi doon masyadong masukal doon. Ikot lang tayo dito, mga ka-TH.
Ayan mga ka-TH, oh. Medyo delikado yung dadaanan natin dito. So, no trace naman tayo. Kaya, patuloy lang. Yan. Nakita niyo yung dinadaan ng kubangin. Eh mga ka-teach, oh. Bangin niyang binabagkas ko. Ayun, mula sa baba kanina, andun kasi yung entrance. So ngayon, imbis na tahakin natin to, hindi natin magawa dahil masukal. So umikot tayo dun, oh. Binagkas natin dun, sa kabila, papunta dito. So yan, ito yung likuran ng entrance. So nakita nyo, bar down siya. Yan, bar down siya, diba? Lapitan pa natin. Lapit ako mga ka-TH para mas makita nyo mabuti. So okay, yan. So ito yung likod nyan. Okay? Okay, yan. So ito, itong part na to, pinasabog yan. Kung mapapansin nyo, bar down siya. Pinasabog yan para matakpan yung entrance. Okay? But not totally na natakpan siya. Dahil yung pinaka, parang pinaka door niya, hindi na damay sa pagsabog dahil sobrang tigas na itong nasa itaas na itong pinaka bungad ng entrance. So ayan, bar down yan. But mga ilang araw, babalik kami dito para sa ito. So pinasilip ko lang sa inyo yung bago naming project. So good luck sa atin mga ka-TH, at sana patuloy kayong sumabay-bay. Napaka-exciting nito. Marami tayong matutuklasan dito sa tunnel cave na to, sa bagong project namin. So ayan. So ayan mga ka-TH, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Once again, this is TH Laser Hunting. Way out.